And then if they say yes, then you would put on your yes, and you would have all the care plan that they recommend. But it's still important to make sure you're asking. Just because you didn't see them do it, doesn't mean sleepy. Hello guys, good morning and welcome back. I hope you all doing well. So yun guys, excited ako kasi this is my first day na I'm going back to long-term care. Obvious ba, naka uniform tayo guys. So it's been a while, like how many? 1 year, almost 1 year. Kasi July din ako nag umalis dun sa akong job. Yeah, 1 year. Exactly, na hindi ako nag-scrub suit. So yan guys, I'm heading to work. Maaga pa guys, 5:58. Medyo malayo yung work, like 28 minutes. That's okay. Para, alam niyo na, para ma-expose tayo ulit mag-work sa long-term care. So yun, ilalabas ko muna si Remy. Paihiin ko siya bago ko umuwi para hindi naman masyadong messy. Well, actually, hindi naman siya umiihi sa simento. Doon siya umiihi sa pipad. Alam niya kung saan siya iihi. So, baby nila akong playpen. Yan, hindi niya nagamit. Kasi isang beses lang, kahapon, kinabit ko siya nung Tuesday ng gabi. Tapos, nilagay ko siya ng Wednesday kasi papasok ko sa work. Then, nakita ko siya, tumalon siya. Kaya hindi pwede sa kanya yan. And umiiyak siya guys pag nandyan siya. Kaya hindi ko na siya ilalagay dyan sa playpen. And, yeah. So yeah, paihing ko lang siya and then I'm going to work guys. So hello guys, nandito na tayo. 6:45 pa lang. Ni-nervous ako guys. Bumalik ulit sa akin yung, yung first time na magtatrabaho sa, alam mo yung wala kang kaalam-alam, bago yung residence, and then panibago pakikisama sa mga staff. So yun, kailangan maaga ako kasi sa mga nangakaalam, yung mga healthcare worker, kailangan i-check yung care plan kung saan kami i-assign. So kung hindi kayo nakaka-relate, so yun yung mga history, background ng residents, yung mga interest nila, kung ano yung mga needs nila, yun. So, akit na ako sa taas kasi kailangan mamit ko yung aking yung kailangan hanapin kong tao. So, yun guys, see you later. So, hi guys, it's my lunch time. So, it's my second and last break. Kasi nung first break, kumain na ako ng baong ko. Eh, ngayon busog pa ako kasi medyo late yung break, like past 10 na kami nag-break. So, share ko sa inyo guys na yung aking first day today is excellent. Kasi guys, very calm and quiet yung shift na to. Tapos, very supportive and sobrang bait ng staff dito guys. Almost 80% yung mga nag-work dito, mga HCA, tapos yung mga nurses. And yung mga nasa kitchen is Filipinos. Kaya natutuwa ako. And yeah, guys, yung alam mo yung experience mo na first day mo pa lang angga-anggaan, tapos parang familiar na ako. Wala sa mga residents, syempre, kasi iba yung residents. So, yun lang naman, kapag baguhan ka sa bago mong work, kailangan alamin mo yung number one is rules and protocols, tapos kailangan alamin mo rin yung mga tools and equipment na ginagamit dito, and especially yung mga residents mo. Syempre, kailangan kilalan mo sila and kung ano yung mga needs nila and mga ayaw and gusto nila, syempre. So, yan guys, all in all, maganda yung pakiramdam ko dito. Although, malayo kasi half an hour, pero para sa akin, alam mo yung feeling na unang impression mo pala pagpasok mo,
ang gaan ng feeling, yun ang naramdaman ko, guys. Kaya sabi ko, yeah, iba tong feelings na to nung naramdaman ko doon sa dati kong work. So, yun lang, guys, na i-share ko lang. And, yeah. So, tomorrow, babalik ulit ako. Yun yung aking last shift for this week. And next time, kailangan kausapin ko yung nurse na nagbibigay ng shift ulit. Kung kailan ulit ako available. And alam naman nila yung mga availability days ko. So, yun guys. Babalik na ulit ako sa loob kasi lunchtime na ng mga residents. And yun lang, na-share ko yung aking experience dito. And siya nga pala, ang hirap mag-park dito sa Southwest. Kasi alam nyo guys, lahat dito may bayad. So, dahil nga daw, first take ko today and tomorrow, and it's because my orientation sa work site, free daw ako. Pero next time, kailangan ko magbayad. Optional lang naman daw sa akin kung gusto kong magbayad or magpark ko sa street. So, bali, magpapark na lang ako siguro sa street kasi part-time lang naman ako dito. So, yun. Nakakaano lang dito kasi healthcare worker ka. Tapos, nasa area ka ng worksite, kailangan mo pa rin magbayad. So, yun lang ang hindi maganda. Pero, all in all, okay naman, guys. So, yun, guys. I'll catch you up soon. So, hi, guys. It's my second lunch. O, diba, nag-vlog tayo second lunch ulit. Matatapos na yung lunch ko. Ang ganda ng weather, guys. Kahapon, sobrang init. And then, ngayon, okay naman. Nandito ako sa lilim ng puno, kaya hindi mainit dito sa loob ng kotse. So, yun guys, kahapon, na-traffic ako kasi sobrang traffic mula dito sa Southwest. Papuntang, pauwi. Mga nag-travel ako siguro 45 minutes. So, yun. For today's orientation, guys, very good again. So, yun lang guys, medyo malayo lang talaga sa apartment. Pero okay lang kasi gusto ko talaga yung trabaho. And, komportable ako. Yun lang importante guys. So, yun guys, I'm heading inside na kasi magla-lunch na yung mga residente. Remy! Hi guys! Nandito tayo sa Ghost Lake guys. At siya nga pala, Happy Canada Day! Canada Day! Maraming tao dito. May mga naliligo. Pakalipusin yung guys yan. Kapapark lang namin. Yun. So yun guys, sasabihin ko nga pala sa inyo guys kung paano and anong dapat gawin kung gusto mong mag HCA dito sa Alberta. Lakad-lakad muna tayo guys. Siyempre, kailangan nyo magkaroon ng certificate or substantial equivalent, which is yun yung ginawa ko. Kasi kapag galing kasi ibang probinsya, like yung sa akin, sa Ontario, SW or yung natag na healthcare assistance, pare-pareho lang meaning nun. Pero, kung gusto nyo ipagpatuloy yung pagiging healthcare nyo, kailangan nyo kumuha ng substantial equivalent. Ano ba yung HCA?
So dito sa Alberta is healthcare clinic ang tawag. So sila yung nag-direct care and nagbibigay ng personal assistance sa mga patients na elderly, yung mga may sakit or yung mga disabled. So yun, ina-assist niyo sila sa kanilang mga activities kagaya ng mga bathing, grooming, dressing, at saka toileting. And then, tinutulungan din nyo sila sa kanilang pagkain. So yun, mostly, nag-work yung mga HCA sa long-term care facilities, sa hospital, home care, or community. So yung HCA, or healthcare aid, PSW or personal support worker or healthcare assistant, iisa lang ang description nun. Kumbaga, sa iba't ibang province, may iba't ibang tawag sila. So yun sa akin, yung experience ko as a PSW, bali, hindi siya pwede basta makuhang or pwede kang mag-work as a PSW dito. Kasi kailangan mo siyang ipa-assess sa healthcare directory. So, yun ang ginawa ko. Meron silang website, guys. Ilalagay ko dyan sa screen kung paano yung registration and ano yung mga requirements and documents na kailangan yung ipasa sa kanila. So, yun lang yung kailangan yung gawin kung gusto nyo mag-work as a HCA na nanggaling kayo sa ibang probinsya. Tama ko na. Pahinga muna siya. Nagutom siya at nauhaw. Let's go. Let's go home. So yun guys, if you have questions regarding sa pagkuha ng or pag-a-assess ng assessment, mga requirements, just message down below. And sana nagustuhan niyo itong vlog ko. A short vlog. Yun niya guys. Happy Canada Day sa mga Canadians.